What's up mga pasi, oy klase at nagbabalik sa panibagong Kada Craft video at nandito naman po tayo sa Kada Craft Season 6 at ito na po ang ating Episode 17. Grabe, malapit na tayo mag-Episode 20 dito. So yun, unting update lang yun. Makikita nyo is ito yung aking armor is meron na siyang trim. Ay wait, nasa yung chest plate ko. So itong trim na to is yung, ano ba tawag sa trim na to? Yan lang. Ito yung Spire Armor trim na galing sa isang mga Kada members na binigay sa akin. So wait, pakita ko sa inyo yung buong armor. Ayan o, grabe! Ayan po, purple na purple kasi nga ang kulay natin this season is purple eh, grabe. So, ayun yung pinakita ko lang sa inyo armor trim ko. Ngayon is update ko kayo sa ating iron factory ito. So, hindi ko pa ito napapakita kay Cap Ed kasi medyo busy nga si Cap ngayon. As you can see, tinanggal ko na yung mga individual chests dito at kinonek ko na sila dito sa isang storage room area. So, makita nyo is, ayun o, ang daming hoppers. Naku po, ang daming hoppers, kinonek ko na sila dito. So, yan. So, itong side na to, ito yung chest nila. Oh, grabe, puno na agad oh. Pati yung hopper siguro, puno na rin. Ayun, puno na yung mga hoppers. Grabe, need ko lakihan yung storage room dito. So, yan. Ayun, puno na rin to. Grabe, siguro need ko lang ilipat yan. Pero, bali mo natin yung problemahin. Ang agenda natin for today's video is magagather tayo ng mga materials para sa ating Tier S shop sa Shopping District. Kasi ang Tier S na produkto natin is yung mending pati ang breaking. Tier S, which means ang ating in-demand na product. So, ang in-demand na product kasi natin is yung unbreaking pati mending. So, yun nga, meron pang nabili dito eh. So, sabi nga sa meeting is yung theme na ating Shopping District is desert. Siyempre, desert theme yung shop natin. So, first of all, ang main materials natin is sandstone. Ang kailangan natin is 54 stacks of sandstone, which is dalawang shulker box. So, check nga natin kasi alam ko madami akong extra dito na sandstone eh. Kaya kuha tayo ng shulker box dito. So, sandstone. Ito, cut sandstone yan eh. So, sandstone. Tingnan natin kung abot tong ano natin. Ako po, mukhang di abot. Di nga nakapuno isang sandstone eh. Isang shulker box eh. Okay, so mukhang ang gagawin natin is mag-ano tayo. Magbimina tayo ng sandstone. Opo. So, punta tayo sa dun sa may kinukuha natin ng sand. Okay, ito yung papagkuha natin ng sandstone. So, actually, ang plano ko kunin dito is mga limang shulker box of sandstone. Kasi medyo kailangan natin ng extra sandstone para sa mga smooth sandstone, sandstone stairs, sandstone slabs, sandstone wall, mga chiseled sandstone. Basta yun. So, kuha tayo ng mga siguro 6 na shulker box of sandstone lang. Matatagalan tayo dito. Ay, mag-mina na tayo. Okay, so after ng pagbimina matagalan, so as you can see po is ito na po yung ating 6 na shulker box full of sandstone. Grabe oh, panayan is lahat sandstone. So kailangan ko nga lang i-repair tong dalawang pickaxe ko as you can see dito. So, pero tsaka na natin muna i-repair yan. So uwi muna natin tong shulker box natin and then pwede na tayo mag-start mag-craft na ibang materials na kailangan para sa S-tier S shop natin. Okay, so naka-uwi na tayo. So lapag muna natin tong mga shulker box natin full of sandstone. So mag-action, mag-iiwan tayo ng dalawang shulker box dito sa gilid. So, yan. So, itong apat na to natira is ito yung gagawin natin into slabs, stairs, walls, ganun. So, siguro, unahin natin is yung sandstone stairs. Kailangan natin ng 30 stacks of sandstone stairs. Yes po, 30. So, parang isang shulker box na rin yun. So, lahat to, gagawin natin into sandstone stairs. Grabe, lahat yan, gagawin natin to stairs. Buti lang talaga is kumuha ako ng maraming extra sandstone para nga sa mga slabs pati stairs na to. Okay, so, ito na po yung ating sandstone stairs. So, now, ang gagawin naman natin is kailangan natin ng cut sandstone. So, meron ako dito mga extra cut sandstone and ang kailangan ko kasi is 28 stacks. So, tingnan natin kung abot to sa ating kailangan. I mean, oh, mukhang abot naman to ha. Okay, good. So, cut sandstone done na po. So, yan, cut sandstone done na. Ang kailangan naman natin is sandstone slab. Kailangan natin is 16 stacks of ganito and buti lang is yung sandstone slab is madali lang makraft. As you can see, is nagdo-doble nga yung pagkakraft natin sa kanya. So, like so. So, ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. May kulang pa tayo. So, sabi lang natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so tapos na yung slabs. Kailangan naman natin gawin is medyo complicated kasi kailangan natin ng smooth sandstone. And para magkaroon ng smooth sandstone is kailangan natin mag-smelt ng mga sandstone. So, kailangan natin is 15 stacks of smooth sandstone. So, ilan ba ito? 1? So, buti na lang talaga is meron akong super smelter dito which is gagamitin ko pang smelt ng smooth ng sandstone.
lagay natin yan. As you can see po is, nangongolekta pa rin ako ng stone dito. As you can see po is, nagdagan ko yung mga shulker box kasi pag binenta ko to gusto ko marami na akong stock agad. At di ko pa nga ito nagagawa ng shop eh, pero meron nang bumibili sa atin ng smooth sandstone. So, siguro tsaka ako na ito gawan ng shop pagtapos na yung shopping district namin. So, okay. So, habang nagsmelt yung smooth sandstone is, pwede natin i-craft yung ibang items na kailangan natin. Tulad ng sandstone wall, which kailangan natin ng 6 na stacks. So, craft natin yan dito. Buti lang talaga is ang ganda ng stone cutter. Okay, 6 na stacks. Done na. Then, kailangan naman natin is 6 stacks of normal sand. And buti lang is meron ako dito. So, 6 stacks. Una po. Then, need ko ng 1 stack. Hindi, kailangan ko na 2 stacks of chiseled sandstone. Like, so, ang ganda nito eh. Ang ganda talaga ng block na to. May creeper face. Okay, chiseled sandstone. Tapos na. Okay, so ito na po lahat ng ating sandstone materials para sa ating shop. So, as you can see, madami po talaga yan. So, ngayon, pwede natin kunin yung mga non-sandstone products, which is katulad ng wool, mga wood, mga trapdoors, ganun. So, tabi muna natin to sa ating inventory. Ngayon, ang kailangan natin gawin is bibili tayo ng purple wool. Yes po, need po natin ng purple wool kasi ang kulay ng ating shop is mostly purple. So, I think si Kuya MC ay nagbebenta ng wool. So, punta tayo dun. Okay, ito na yung wool shop ni Kuya MC. Oh, grabe. Ano to? One piece. Di kasi nanonood ng ganun eh. Okay, tingnan natin kung nasaan yung kanyang wool. Ah, ito. Every color, two. Ano to? Two diamonds, one stack? Ah, wait. Two is two, one. Two dias, one stack. So, wala natin to lahat. Grabe. Mahal naman dito. May guna natin to. Kulang pa nga to eh. Dapat may double chest siya dito ng mga wool. Wala to. Wala nang purple. Purple, yun lang. Isang chest lang. Pangit. Ah, wait. Pero sige, bayaran natin kasi mabait ako. Mabait ako. Dami naman akong diamonds eh. Di ko naman nagagamit lahat. Okay, so kulang pa ako ng purple. Kulang pa ako ng wool. Bilhin natin yung white wool niya. Tapos i-dye na lang natin to purple. So, bilhin natin to. Gabi! Okay, so meron tayo purple wool. So, itong white wool is bilhin na lang tayo ng purple dye kay Ate Nillian para i-dye na lang natin to into purple. So, balikan natin yung portal. Ay, ito pala. Okay, punta tayo sa shop natin niya din. Okay, ito yung shop natin niya din. Nasaan yung purple dye? Bakit walang pangalan to? Hanahanapin ko pa yung purple. Nasaan yung purple? Walang pangalan. Hala, baka ubos na yung purple, iiyak ako. Pag ubos na yung purple, iiyak talaga ako. Nasaan yung purple? Labas ka na. Ayun, purple. Very good. Very good. Wait, magkano nga ba to? 1 DS, 1 stack. Ako po, kasi pag nagda-dye ng wool, kailangan natin is ano, 27 stacks of purple dye. Okay, kunin ko to. Kunin ko to lahat. Bibilin ko to lahat. Kasi need natin yan para sa ating desert shop. Nagkulang pa nga ako ng isang stock na kubo. So, bayaran natin yan lahat. Grabe, shopping ako ngayon ha. Buti lang is madami akong diamonds. So, balik muna tayo sa base natin. Sir, ubos na po yung purple dye nyo dun, sir. Kailangan mo ba? Isang stock na lang kulang ko. Hindi siya po, hindi puno yung purple dye dun eh. Ah, I see. Sige. Kulang ng isa. Yay! Kukuha ni Kuya Rob na isa pang stock. Need ko na isa pang stock of purple dye. Yes. Okay, ngayon, nasa bahay na tayo. Ngayon, ikakraft muna natin yung purple wool. So, nasan yung ano natin? Okay, ito yung white wool. Ito yung dye. So, kunin natin yung white wool. Then, itong purple dye natin. So, magkakraft na tayo ng purple wool. So, balikan ni Kuya pag nakraft ko na lahat ng purple wool natin. Okay, so nakraft na natin lahat. So, tapos na po yung ating purple wool. So, meron na tayong 2 stacks of purple wool. So, okay na yan. Lagay natin tong extra dye dito. Okay, so okay na yung purple wool. So, check nga natin tong smooth sandstone natin. Is baka na-smelt na sila lahat. Okay, di pa sila na-smelt lahat. So, iwan muna natin yan. So, ngayon, ang pwede natin gawin is magmina tayo ng dark oak wood. And, buti lang is meron ako mga puno dito. So minahin muna natin tong mga dark oak natin dito. Okay, so after na pagmimina ng dark oak wood, ito na po ang ating nakuwang log. So ngayon, ang gagawin natin to into planks. Kasi ang need natin is 6 stacks of dark oak planks. Actually, gawin na natin 7 just to be sure. Para di tayo magkulang habang binibuild natin to. 7, ayun, meron agad tayong 7 stacks of dark oak planks. Ngayon, ang kailangan naman natin is 6 stacks of dark oak slabs. Okay, gagawa tayo ng maraming planks dito. And then, gagawin natin into dark oak slabs. Meron na tayong 3, so 3 stacks.
lang. Okay, 6 stacks of slabs is tapos na. Gawin natin 7 para sure. Lagay natin tong extra dark oak dito. Ngayon, ang need naman natin is mga oak trapdoor. So, need natin is 6 stacks nito. Yep, need natin ng 6 stacks. Kasi ito yung para mga bintana natin eh. Oh, ang dami. Wait, kailangan ko ng pangalawang shulker box. And then, need natin ng 3 stacks of oak planks and then 3 stacks of spruce planks. And alam ko meron ako dito extra. Okay. So, yan. Planks. Natin ng 3 stacks of birch stairs. So, craft ito yung mga, ano eh. Nagka-craft na lang tayo ng mga building materials natin. Kasi pagkatapos nito is magmina tayo ng terracotta. Kasi need natin ng purple terracotta. Okay, so 3 stacks of birch stairs. May 3 stacks. Tararana, tapos na. Then, need natin ng 3 stacks of iron bars. Alam ko meron ako di extra dito eh. Or, sige, mag-craft na lang tayo. So, oo nga pala, need ko rin ng mga birch planks. Okay, so, need, tatlo lang naman kailangan ko eh. Okay, so, tapos na yung mga ibang craftable items. So, ngayon ang kailangan naman natin gawin is balikan natin yung smooth sandstone dito. So, okay. Mukhang tapos na mag-smelt yung lahat. So, turn off natin yan. And then, bam! So, kunin natin to lahat. Then, itong extra smooth sandstone is gagawin natin into stairs. Need lang naman natin is isang stack. So, oh. Stone cutter pala gamitin natin. Like so. And then, gotten extra 28. Okay, malapit na tayo matapos. Almost complete na yung mga materials natin. So, ang kailangan na lang natin is bookshelves, pati mga polished granite, pati terracotta. So, of course, para sa bookshelf is pwede lang ako mag-trade dito sa ating mga villagers. Okay, mukhang mag-shopping ulit tayo kasi need ko bumili ng quartz block kay Master Zerk. Okay, so dito na po tayo sa portal ni Master. Okay, so bibili tayo ng quartz. So, 1 diamond, 1 stack. Pwede to. Okay, punta tayo sa ating super smelter na maangas. So, saglitan lang to mag-smelt. Nakita nyo. Okay, yan mo natin yan dyan. And trade tayo for bookshelf and granite. Ayun na lang. Hindi. Di pa pala tayo tapos kasi kailangan ko ng terracotta. So, need ko ng 3 stacks of bookshelf. So, trade lang tayo. Moments later. Okay, so makita nyo is nakuha na po natin yung polished granite, yung 3 stacks of bookshelf, pati yung smooth quartz. So ngayon, ang kulang na lang talaga natin is terracotta. Kasi need natin ng purple terracotta. So yun na lang kulang natin eh. So first of all, kunin ko yung beacon natin sa labas. Okay, so dito natin lalagay yung beacon natin sa may terracotta of course. Oh! May trap! Okay, so lagay na natin to. Bakit wala? Ayun. So haste 2. There we go. So, okay. Mina na tayo ng terracotta. Okay, so ayan na po yung ating terracotta. Fully abot yung ating purple dye dito. So, okay, saglitan lang tayo dito ah. So, sirain ko mo itong beacon ko. Gawin muna natin itong purple terracotta. Kasi ito na lang ang last item natin. So, asan yung extra natin purple dye? Ayan! So, let's see. Ang gagawin natin is papalibutin natin yan. Like so. Ah, yes! Mukhang abot to. Ayan! Yung purple terracotta, ang ganda! So, tingnan natin kung meron pa extra shulker dito na walang naman. Ayun, so, ngayon, officially, tapos na yung materials natin para sa ating Tier S shop sa Shopping District, which is nagbebenta ng mending pati unbreaking. So, yun, goods! Goods na po! Ikaw, kumusta ka naman? Ay, ito, meron nga papakita sa inyo eh, pero kunin mo muna yung unbreaking mo dun. Ay, sige. Kukuha lang ako isa. Oh, kuha lang. Ano yung ipapakita mo? Di ba nagbebenta ka ng iron? Iron. Ayun, Tier S shop mo yun, no? Yun ang Tier S ko. Ah, bakit mo natanong? Meron ka bang supplier dyan? Or wala pa? Supplier? Huwag amoy business na naman yan, ah. Hindi, pakinggan mo lang ako dito. Ay, sige. Meron. De, supplier kasi wala pa. Bakit? Sabi ko na, pinaplano ko to eh. Ito, sunod ka sa akin. May papakita ko sa inyo, boss eh. Aba! Papakita ko sa inyo. Sige. Kasi, ang dami na natin pinagdaanan eh. Diba? Binigyan mo ako villagers. Pinagsamaan. Meron kang libreng mending pati unbreaking. Kita mo yun? Aba! Lipad tayo. Taka. May factory ka na rin dito? Oo, factory ko to. Ito po yung aking iron factory. Para sa inyo, boss. Wow. Dami niya, no? Oh, tapos na to. Ito, may extra iron kasi puno na yung storage sa baba. So, ibig sabihin ba nito, nag-a-apply kang maging supplier ko? Oo! Nag-a-apply, tama ba yung word ko? Tama. Ako na to. Wala pa namang nag-ano sa akin na maging supplier. Eh, wala pa akong supplier eh. Ito. Ito. Daan na ba to? Ito yung mga daw. Pasok ka dyan. Storage pala yan. Wow! Puno yan lahat. Medyo magulo nga lang yung storage, pero puno yan lahat.
Grabe ba? Hindi na importante yung storage, basta madami. basta madami. Madami. Grabe nga yung flooring mo, ayun na yun. Oo, di ba, syempre. May pabitakip. Ay, okay, may lantern. Ala, ilaw ko po yan, bay. Sabi, ayan. Ikaw! Paano bang magiging ano natin nito? Diba? So, ikaw yung magiging supplier ko, ganun. So, sakaling... Kunwari, wala ka sa server, tapos wala na yung, wala ka ng, ano, sa tindahan mo, wala ng iron. Ang pwede ko gawin is, ako magre-restock. Ah, ikaw yung magre-restock. Ikaw yung magbebenta pag wala ako. So, syempre, yung bayad, pupunta sa'yo. May ano lang, may kaltas na parang, ano ba yung kaltas? Oh, percentages. Ah, basta yun, may, basta may yun. Basta yun. May hati. Ayan, okay. Kasi ito pa. May prosyento. Ah, okay. Ito pa. Mario, ano, hindi ka nakapag-AFK, yeah, pero need mo restock yung store mo, yung shop mo. Bibili ka sa akin in bulk. Oh! Eh, magkano naman yung ano ko sa'yo? Kung sakaling sa'yo ako bibili? Diba yung iron mo is 1:2? Oh, 1:2. Yung isang shulker box ng iron sa akin is 5 diamonds lang. 5 diamonds kasama shulker? Hindi! Kala ko sa amin yung shulker. Takot mo na yung shulker. Ah, sige. 5 diamonds, isang shulker kung sakali. Mm-mm. Ah, pwede. Pwede din, 5 diamonds. Oh, may tubo na rin ako dun eh. Sige. Gina yan. Mukhang wala namang ibang nag-aano pa ng iron kung bukod sa'yo eh. Saya... Hindi. May ano ako eh. May balita ako eh. Si ano? Anin? Si Strid. May iron farm rin. At ano? Si Strid? Oo. Kasi nagbebenta siya ng mga redstone components. Ewan ko ba? Ah, hindi pa kasi namahan na rin pala niya ng iron. Parang iisa na lang. Oo, yung ibang mga farms kasi kailangan ng iron. Oo nga, no? Oo. At doon ako natatakot kasi baka unahan ako eh. Kaya ako na yung nauna. Ah, kaya pala tumunog bigla yung cellphone ko. Bigla kang tumawag. Bawal to. Kasi... Ito. Ah, sige. Eh, isang condition lang ha. Hindi ka na maghanap ng ano, ng supplier. Paano pag na-operan tayo ng... Ay, hindi. Ano yan? Dali. Naku po. Joke lang. Hindi, wala naman yung na-operan sa si Strid eh. Balay mo, baka may yung nabalitaan mo is ginagawa niya para sa kanya lang. Eh, malalaman. Pero, sige. Yung kasi nabalitaan ko kasi yung farm niya ano ni Strid is nasa ano lang eh, nasa open lang. Alam mo walang building. Wala pang builds. Ay. Walang building. Ito tama akin oh, nasa loob ng factory. Legit na ano, factory. Grabe. Inimportan na agad. Mm. Para ayaw magpatalo nga nito eh no. Ano to? Build with functionality. Wow, functionality. Functionality. Syempre ano dapat yung supplier mo is maganda rin yung itsura. Kumusta naman yung akin? Ay, hindi. Wala hindi ko pa nakikita yung sa inyo. Wala ka na yung bubong yung akin. Agay. Hindi, okay lang yun. Hindi. Kaya yun nga. Sige. So, ikaw na ang kukunin kong supplier. Yeah. Yun! Sige. Dapat so, may kontrata another... tayo eh. Dapat may kontrata oh, tayo sige, eh. Sige. Paano ba gumawa ng book and quill? Boss, ito na po. Meron na po book and quill. Ay, yan. Ito, may type ko ah. Ano ba type ko? Ano ba dapat itsura ng kontrata? In under... Hindi. Mali. Ano ba okay, type? Basta, sulat naman lang. Ito na po, Cap. Ito yung ano natin contract na sabi. The ayan. Supplier contract agreement between Oy Klase yeah. and Cap Ed. The supplier agrees to provide the following items. Iron. This agreement shall remain in full force and effect. Nalak mo na ba? Hindi pa. Teka lang, may page 2 pa tayo eh. Wow! ikaw magsasign. Oh, ito na po, boss. Oh, ito yung kontrata natin. Ayan, sige. Ikaw magsasign dapat niyan. Pipirma na natin ang ating kontrata. Ayan! Wow! Habo na ito ah. Page 2. Signature. Sign na yan. Paano kung nalagay signature ko? Hindi, sign mo. Tama ba spelling ko? Ala, boss. SIGNATUR. Sign E. Yeah. Double check. Double check. Wow! Yeah! Cup and oh. Okay na. Shake hands. Oh, yan. Shake hands. Yan. Boss, nakita ngayon. Grabe ba? O siya, sige. Oh, sige. Thank you. Sa susunod na lang ulit, nabubulol pa. Tanda mo, pag need mo ng iron, punta ka dito.
Okay, yun ah. Kita nyo, recorded pa yung buong agreement namin. Tapos meron pa kaming kontrata o TSCA. Oh, the Supplier Contract Agreement between Oy Classy and CapEd. Oh, may signature pa yun, no? CapEd. Ooh. Ay, sign pa niya, oh. By CapEd. So yun ah, kitang-kita nyo, naka-live pa yan. Naka-live, naka-recorded, nasa YouTube. Pag siya talaga nag-iba ng supplier, naku po, papakita ko lahat ng footage ko. Okay, so ang kulang na lang natin gawin is gigibain natin tong old iron farm natin na ginawa natin early in the series. So, no, ang sunod naman na aanin natin na owner or client is si Kuya Sly or kumbaga si Tito Sly. Ano natin, bibigyan rin natin siya ng TSCA para maging supplier ng sugarcane or paper. So, yun. So, gibain ko na lang to pero di ko na ipapakita sa inyo kasi masyado boring na yung part na yun eh. So, dito mo na end yung ating episode. Sana may tayo sa next one. Bye!